Sabihin nyo, merong nagrereklamo dito ng sexual harassment. Isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi nyo kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin nyo, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. At kakausapin po natin itong mga taong to. Pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong ito. Aksyon ng NBI. Aksyon mo, ma'am. Kasi ikaw ang tinakausap ko. At hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Kasi sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko? Ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos, ma'am. Paang pinag-uusapan natin? Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute, wala. Ano lang po? Make sure na may justice, may justisya. Hindi po pwedeng nakakalusot yung mga ganitong uri ng gawain. Hindi po pwede. Hindi lang ako makapagsalita ng mas masama pang salita, pero gustong gusto ko na po sabihin, no? Pero hindi talaga dapat ito nangyayari. At kung hindi ka nagngangalit o hindi ka gagawa ng paraan para makamit yung hustisya dito, eh wala kang kwentang Pilipino, wala kang kwentang tao. Kaya po, yun yung unang gusto kong sabihin. Gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon. Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin. Protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. Hindi po. Kasi kailangan dati. Alam mo, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses. Gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung, ano ba yun, pangalan ng dalawang yun, bilang personal mong pakiusap, o pwede pa natin itong pag-usap, ma'am, maraming way. Yes po, kaya nga po namin way. Sila ito ay personal po, plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Ah, okay. Professor ko yan. Oo, so sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam naman natin, makapigado kayo. Alam niyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng extra mile. Mr. Chair? Opo. Yes, sir. Ito yung hot pursuit doctrine? Yan? Kulang, medyo din na nangyari. Ano, hindi, no? Hindi po kasi medyo may katagalan na po. Hindi nga, kung within the, alam 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yon. Opo, pwede naman po, depende po sa circumstances. For the information of the public. Para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen. The span of what? How many hours? Sa circumstances, kasi nga sa hot pursuit po, sa circumstances, minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad, siguro sa takot. Depende po sa circumstances. It's really case-to-case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kaagad arrestuhin, di ba? Yes po. Kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon, personal po, knowledge. Kung meron po kami personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari po namin arestohin agad yung ating akusado or subject. Pero kung meron naman biktima na willing siya mag-cooperate at ibigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin itong biktima na to sa hot pursuit para siya ang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para ma-aresto po yung ating... Tama. So may time yun. Alba, 24 hours. Yes po. Yes, pwede. 48 hours. Yep.
Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung ay katulad nito, ilang araw na ninyo bago mo... Isang linggo. Bago kayo nakapag-desisyon. Para mga 10 days na. 10 days after. Na po, opo. Medyo matagal-tagal. Siyempre talaga yung trauma eh. Hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka ano, Mr. Chair, may gusto yata ano? Meron kang gusto sabihin? Gusto po kayong sabihin, ma'am? De, dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So if ever na, kung gusto niya yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong mag- sabihin ko ano yung narinig ko. Okay. Salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Apo, okay. Apo, salamat. Thank you, thank you. Ma'am, balik lang ako sa iyo uli. Ma'am, kasi talagang ano eh, kung hindi natin to, isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi, ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Ha? Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o mag-ano. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao eh. Minsan, wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag ka isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad, may action ang batas natin. Sana po, wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive eh, sa mga ganitong issue. Meron dyan, matanda dati, matanda na kumuha lang ng alba ng bunga ng mga yung hindi naman NBA yun. Pero tinukyukin ko sa'yo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi natin ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, eh parang ang kailangan natin, eh, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, constitution yan eh. Diba? Batas yan eh. Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Ma'am, imbitahin, pwede po ba kayo? Imbitahin, punta ka mo sa, ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. O ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Oyo, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Ay, hindi pa po. Kasi mayroon nun yan schedule na... Kailan po sila naka-schedule? Sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? Ay, yun po, pagdala sa kanila. Nasa sa kanila na po yun. Hindi, diba? Inimbitahan nyo. Opo. O, inimbitahan nyo, diba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yung... Yun eh, yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko eh. Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am eh. Kailangan magtulungan tayo dito. Oo. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausapin. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na maharangin mo yung sasabihin ko. Ha, pwede mo na, yes sir, itulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan na wala kaming nilalabag na batas. Hindi sabihin nyo, merong nagre-reklamo dito ng sexual harassment. Isang bata
ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inireklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap ninyo yung inireklamo. Hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin nyo, nakarating na tayo sa subpoena ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun, attorney, na in your own little way, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede. Kakausapin po natin itong mga taong to, pero nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong aksyon ng NBI. Maging aksyon mo, ma'am. Ikaw ang tinakausap ko, attorney. Hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinoprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami. Ma'am, attorney ka, di ba? Opo. Kung sinabi mo ba sa akin, tutulungan mo ko, ikaw ay lumalabag sa batas? Tutulungan ko po kayo. Siyempre po. Tapos, ma'am. Maraming salamat. Ang haba ng pinosisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Mahanap natin ng katotohanan dito. Yung katotohanan masyado kasing attorney kagad, ma'am. Ang dating, ganun eh. Ma'am, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa umabante. Huwag naman tayo puro ganun, ma'am, ha? Thank you, ma'am. Thank you po. Kung narinig mo na, pare, tutulungan tayo ng NBI na para ma-invita at marap dito yung dalawa. Ano po ang inyong masasabi? Ito po ba yung makakaluwag sa inyong kalooban? May malaking bagay po yun. Ito po ay isang bagay na nakaka-apekto sa inyong anak. Yes po. Opo, pagkapag pinag-usapan ng mental health dito, napakahalaga po ng mental health. Sana lalo na sa kabataan. Huwag natin tungkulin na napakagaan naman. Hindi ito basta ganun lang. Isang napakalaking network ito na pinaniniwalaan po ng lahat ng tao na na-involve sa isang iskandalo. Please lang. Ang ating pong mga kababayan sa hirap ng buhay, nabubuhay na lang po sa telebisyon, sa teleserye, kung ano ay pinapalabas ng taong bayan, yan na lang po ang nagpapaligaya sa kanila. Kaya sana po yung mga ganito naman, parang awa nyo naman. Hindi na ito pinalalaki, tapusin na kagad, hayaan natin ang korte. Hindi ito korte kasi eh. Kapag kami mo pinatawag dito sa Senado at hindi dadating, pinalalaki nyo. Yung mga bagay na hindi na dapat lumalaki at intindihin natin yung mga problema nating totoo, ito pa ang pinag-uusapan natin. Ano po, 1 minute muna suspension. Ako naman yung magpapa-blood pressure. Ang bihira, oh. 1 minute pala, ano lang po. Sila po ay compliant, meaning meron po silang in place na CODI at meron din po silang sexual harassment policy in place. Ibig pong sabihin, labas po sila dito. Umapayag ka ba, sir? Senator Nino Mulak, na labas na ang GMA. Never against po kayo. Never against GMA. Oh, so, kung magkukumpain po kayo, hindi niya sasama ang GMA. It's against the two. There's two perpetrators. So, yung mga kasong ipinatong nyo, kasama po ba ang GMA? Hindi po. Hindi po. So, labas po ang GMA sa inyo po as bilang complainant. So far, attorney? Attorney Sarina, para mabilis tayo, huwag natin patanggalin to, please. Huwag natin itong gawing sensation. No? I understand. It's sensationalized to eh. From Nino that this is, it will be a case directly against the two perpetrators. For now, and that's what we are doing, Your Honor. I hope you understand. We cannot share anything more because we are preparing our complaint. And yes. Pero sa complaint yung pinag-prepare, hindi naman kasama GMA, di ba? But right now, Your Honor, we are focused on the two. The two. Yeah. Okay, malinaw naman ang GMA na hindi nila regular employee to, di ba? Sir?
malinaw sila. Hindi sila regular employee, pero nagsasagawa sila ng investigasyon. Opo, tama. Tama po ba? That's what Ms. Annette said. Opo, papayag po ba kayo na para matapos? Appreciate ko po yung hinirap niya ni Ms. Annette sa akin yung dalawa na nag-apologize sa akin for what happened. Okay na po tayo. Para matapos po tayo ng maaga dito sa hearing natin na to, mapayag po kayo na ilabas na natin ang GNA. Sa hearing na to, hindi po sa kasuhan ha, sa hearing na to, hindi po ta, wala po, hindi po ito, hindi po ito korte. Sa pagdinig na to, pumapayag po ba kayo na ang GNA ay ilabas na natin dito sa usapan na ito? With all due respect, Your Honor, I think Sandra's father is not in the position to answer that because I understand the name of this committee, the objective of this committee. I tell, yes, oh, okay. Policy. Malinaw naman na yung policy, diba? Malinaw na yung policy. So, na-establish na natin na malinaw ang policy ng Channel 7, diba? So meron nga silang, sabi nga lang doon, meron silang sexual harassment, ano, meron din naman silang ginagawang hakbang. So it will be up to you, Your Honor. It will not be. Ayaw ko lang, Rob. Baka sabihin niyo, pagkatapos kasi ng hearing, hindi kami tinanong. Tinanong ko kayo. Sa akin, basta sila. We submit to your discretion, Your Honor. This is your committee. Okay, salamat po. Salamat po. Pare, okay ka? Okay. Hindi na po kayo kasama sa pagdulig na to. Maraming salamat po sa inyong pagpunta rito, sa pagbigay po ng inyong statement. Aantayin po ng committee yung po inyong gagawing investigasyon. At doon po kami magbabase. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po. Pwede na po kayong suspend po natin yung ano para makakano po ang GNA. Sorry, Attorney Maria Cherry Cruz. Attorney, may parang po ako sa inyo. Para mabilis din po. Para marinig na po kayo. Ayaw natin patagalin to, please. Apo, apo. Ang tanong ko lang po, kung saan po nagkaroon ng sexual harassment complaint si Gretchen Pulido, ano po na-handle po ito ng ABS-CBN? Good afternoon, Mr. Chair. Once we received the complaint from Ms. Pulido, we immediately convened the CODI and conducted the investigation and rendered a decision based on the evidence revealed during the investigation. Insofar as ABS is concerned, Your Honor, wala na. Sa ABS po, kayo po, nagsagawa po kayo ng sariling investigasyon. Opo, kapatulad po sinabi po ng Dole, naayos nyo na po ito. It's completed. This has been... Dumaan na po sa proseso, lahat. Yes, Your Honor. Opo. Ms. Mafel, kung po doon sa kato na yun, uwan na po doon, tapos na. Mr. Chair, I don't have the data with me right now. Doon po tungkol po sa ABS-CBN na case. But if you will allow, we will submit to Your Honorable Office. Opo. Bukod sa pag-aaral po ninyo yun, sana po pagka sinabmit po ninyo yung resulta ng investigasyon na yun, sana po bigyan din niyo po kami ng idea kung ano po yung pwede nating gawing batas patungkol dito. Kasi parang ulit-ulit na merong sexual harassment, merong ano po ba ang kulang pa sa batas? Kailangan po ba merong pang special to pagdating sa showbiz? Yung ganun pa ba? Sinabi naman ni Senator Ramon Revilla, lahat naman nangyayari ito sa lahat ng workplace and everywhere. So, paano po ba? Kasi pagdating sa showbiz, masyadong laki-laki. Sobrang laki. Opo, so ma'am, pwede po ba kaming mabigyan ng suggestion ninyo kung paano natin tumahandle sa ano, nang makapag-linang po tayo ng batas patungkol dito? Yes po, Senator. We will submit the update, the status, and together with the recommendation po. Maraming salamat. Ma'am, tumulong po kami. Tutal, sabihin ka naman ang tatang yan. So, pwede na rin po kayong umalis. Ma'am, tumulong lang po kami. Kasi hindi na rin po pwedeng galitang paulit-ulit sa industriya natin. Sana po, hindi naman po ako nagmamalinig sa inyo. Ano? Ako ay taga-sabi din. Alam ko din ang nangyayari sa buong industry natin. Ang iwasan lang natin po sana, yung talagang may mga bagay kasi na tayo lang ang nakakaintindi.
at tayo lang ang makakapaglinang ng batas na makakatulong talaga sa industriya natin. Sana po matulungan niyo po kami na makapaglinang tayo kasama po ang DOE para sa mga ganitong pagkakataon po na meron tayong mga kasama sa industriya na sumasabit sa mga ganitong kaso o sasabit pa lang o hindi pa naman napapatunayan eh nandito na at inireklamo na. Sana meron po tayong mga hakbang talaga na hindi na po ito kailanman sana. Mr. Chair, ABS-CBN already has its policies and procedures for such incidents, and the company does not tolerate sexual harassment nor does it condone sexual harassment. Tama po, kaya nga po sabi ko, wala naman po kayong ano na dito, pwede na po kayo. I mean, nangihingi po ako ng tulong na matulungan niyo po kami makalinang talaga ng mga batas na makakatulong po sa ating industriya pagdating dito sa drug abuse, sexual harassment, mga sinabing bullying, yan po, nasa mundo natin yan, ma'am. Alam naman natin yan, mga karam natin. Diba? Alam, mundo natin yan, ma'am. Tayo-tayo lang ang makakaalam. Akin pong kinikilala ang idol din po natin na Senator Joel Villanueva. Ano po, Senator, apo, baka meron po kayong unang salita. I will be here to listen for a while. Thank you. I'm here to support our chair and thank you for calling for this hearing. Bilang kayo po ang chairman po ng Committee on Labor, baka meron po kayong gustong itanong kasi opo, nakakalimis ko lang po doon sa GMA kasi po nakapag-usap po kami dito ngayon na iniliwanag po natin dito din po sa complainant natin sa atin po sa atin ng tulong at umiliwanag po tayo ng tao sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na sana po itong issue na ito ay maayos natin kaagad dahil napakadami pong issue na dapat natin hinaharap. Ito pong usapin ng sexual harassment at kung ano-anong drug abuse ay matagal na po itong issue sa show business, kaya humingi po tayo ng tulong kanina sa LBI, personal help, hindi po personal help, personal help na humihingi po natin sa NBI na sana marisama po natin itong kaso nito na tumik. Na sana humihingi po kasi mismo ng pamilya. Kasi parang putla mo. Kanina po, blood pressure ko na po kasi tumaas po yung blood pressure niya. Kaya panipinig po natin kapatid na Senador Joel Villanueva na matapos po kagad at ngayon po tinatanong ko po ng dole patungkol po dun sa kaso dati na may kinalaman po kay Gretchen Pulido at sinabi naman po ng ABS-CBN na tapos na po ito, na-actionan na po nila, wala na po problema. At pagdating ko po, ang sinasabi ko po sa kanila na sana ay matulungan nila ako maglinang ng isang batas na totoo na makakapigil na dito sa hindi lang naman sa showbiz lang naman po, no, sa lahat ng workplace, may drugs, may sexual harassment, na sana po na matigilan na talaga ito. At hindi man matigilan, sana wag naman nagiging parang common crime na lang kasi napaka sakit ng isipin nun. Yun lang po, baka po may gusto po kayo sabihin. Thank you, Mr. Chairman. Magandang tanghali po sa atin lahat. Siyempre kay Chairman Robin Padilla, sa mga resource persons natin na naririto, especially kay Idol Ninyo Mulak. Actually, when I heard about it, sabi ko, first things first, I wanted to support the family, and in whatever capacity na makatulong po tayo, we are here to help. Of course, mga kaibigan natin, sila Jim Paul, Idol, mga kasama natin na naririto, magandang tanghali po sa inyong lahat. I have some questions that I'd like to raise kasi nitong Disyembre, December 11, 2023, the Senate concurred the ratification of ILO C-190. I think the Dole family would know what it is. Tayo po dito sa Senado, talagang nangampanya tayo na sang ayunan ng buong institusyon ng Senado itong convention concerning the elimination of violence and harassment in the world of work. Pinahayag din po natin dun sa Committee ng Foreign Relations that ILO C-190 is not just any treaty.
It's not just any treaty. It signifies the commitment of our beloved country, the Philippines, to enact tangible measures. May commitment tayo to enact tangible measures for the welfare and protection of our workers. So, yung unang tanong ko siguro sa Dole, may mga hakbang na po ba tayong nagawa since the ratification of this ILO C-190? Yung konkretong paraan para ma-implementa ito at siguro we wanted to hear yung mga strategies na masigurong epektibo nating mapigilan yung pang-aabuso at harassment sa empleyo. Alam niyo po, tama yung sinabi ni Chairman Robin Padilla kasi hindi lang po ito sa mundo ng show business nangyayari. Alam niyo po, ako'y isang basketball player, high school to college. Munti ka na akong mag-magna sa USD, hindi magna cum laude, magna 9 years. Kasi 8 years so player ako ng basketball. At mismo sa larangan ng basketball community, even up to now, tanungin nyo po, may mga ganyan na situation. And unfortunately, hindi lang nakapagsusumbong o hindi lang nagkakaroon ng lakas loob kagaya ng nakita natin. That's why we salute si ang Mulak family and we wanted to put on record that we will be with them every step of the way. In fact, I am also saddened that the two alleged perpetrators are not around, pero I think sinabpina na po, Mr. Chairman, at natutuwa po tayo doon dahil marami po tayong katanungan sa kanila. Dahil, alam nyo ho, itong ganitong uri ng ginawa o itong activity na nangyaring ito, wala hong puwang ito sa isang sane society. And that's why we abhor and in the highest form of condemnation, ginagawa ho natin yun, no? At wala tayong pinipili, kasarian, relihiyon, o kung ano man. Alam natin lahat na mali ito at hindi dapat tularan. So that's the main reason why we are here today. One is to make sure na may justice, may hustisya. Hindi ho po pwedeng nakakalusot yung mga ganitong uri ng gawain. Hindi ho po pwede. Hindi lang ako makapagsalita ng mas masama pang salita pero gustong gusto ko na po sabihin. No? Pero hindi talaga dapat ito nangyayari. At kung hindi ka nagngangalit o hindi ka gagawa ng paraan para makamit yung hustisya dito, wala kang kwentang Pilipino, wala kang kwentang tao. Kaya po yun yung unang gusto kong sabihin. Pangalawa, we wanted to make sure na ready ang pamahalaan para sa mga ganitong sitwasyon para hindi na maulit. Hindi na maulit at maprotektahan din natin yung dapat nating maprotektahan. Lumabas yung mga pupwede pang lumabas para magsumbong sila at makita rin nila na may nangyayari sa pamahalaan. Meron tayong ginagawa, meron tayong magagawa. Kasi may kulang pa ba sa batas? May kailangan ba mang batas na kailangan ipasa? We're ready to do that. But if it is about implementation, then we have to pound and exercise our power, oversight powers here in the Senate to make sure that our government system works. So muli, yung katanungan ko po sa Dole family, kasi titignan nyo yung datos, no? I can go on and on. You have 421 cases sa PNP ng sexual harassment. You have 22.8% ng civil service showing na sa buong mundo, kasama ang Pilipinas, nakaka-experience ng violence and harassment at work. In fact, baka mas mataas pa sa Pilipinas. So, yun po yung gusto nating malaman. How are we doing? Kasi mukhang hindi naman dapat tayo passive dito. Dapat we are in a proactive stance in addressing this situation. Ma'am, please. Good afternoon po, Mr. Senator. Again po, would like to emphasize na ang Department of Labor and Employment po ay hindi pinahihintulutan ang anumang uri ng karahasan o pang-aabuso sa mundo ng paggawa. In fact, we support po yung implementation ng C-190. However, Mr. Senator, if you will allow us, we will submit the specific report or update on the implementation of C-190 because there is a program manager, specific program manager po of the DOLE, which is the Bureau of Workers with Special Concerns, who is not in this ano po. Unfortunate, no, na hindi natin maririnig ngayon, but I'm good with that.
masubmit sa atin, but in the next hearing, I will pound on it. Meron din po tayong Republic Act number 7877, yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Nakasaad po doon na dapat magkaroon ng Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Kasama po doon sa parte ng batas na ating ipinapatupad. Isa po sa mga responsibilidad nito ay yung mag-imbestiga ng mga kasong may allegasyon ng sexual harassment. So, siguro, para mas maging specific tayo, ilan po ng mga kaso meron ng sexual harassment na natanggap ng DOLE ngayong taon o taon-taon average? Do we have that figure? Yes po. Yes po, Mr. Chair. It's a request for assistance po under the NCMB. For this year po, we've received a total of 1,459 cases. 1,459 cases. That's wow. Mr. Chairman, yun pa yung mga nagsusumbong. Can you imagine how many yung hindi nagsusumbong? For example na lang, sa sektor na pinanggalingan ko, sa basketball community na lang, halos wala ho akong kakilalang may nagsumbong. Sa totoo lang. Hindi ko alam sa showbiz industry, Mr. Chairman. May idol, mabanggit mo sa showbiz. Alam niyo po, minsan kasi katulad po ng sinabi kanina ni Ginoong Ninyo Mulak, sabi nga po niya na mainam na gusto nila magtahimik eh. Opo, kasi so totoo po yung sinabi nyo, marami po talagang bilang na tahimik lang. Tama po yun, and that's why we have to be more proactive. Ngayon, dun po sa sinasabi natin kanina, parte ng Republic Act number 7877, meron pong tinatawag na Committee on Decorum. Ito po ba ay na-assess? Ito po ba ay natitignan mabuti? Ang DOLE ay mayroong mga inspectors, tinatawag na labor inspection program. Ako ho ay isa sa mga nagbigay ng malaking pondo ho dyan. Ako ho ay 3 taon nang nag-depend ng budget ng DOLE. At if I recall, yung pagdagdag, if I recall, about 200 million yung dinagdag na pondo para dyan sa labor inspection na yan, na programa na yan. For example, Your Honor, ilan po sa mga kumpanyang walang ang na-check nyo na sa ng DOLE na walang ganitong polisiya? At kung wala, ano yung ginagawa natin? How do we help them, number one, to establish this Committee on Decorum and Investigation of Cases on Sexual Harassment. Number two, how we can make sure that their system actually works. Sige po. Thank you po, Mr. Senator. And we recognize po all the help of your honorable office in providing us the additional budget and the additional manpower for our office. For the Institution of CODI, yes, the department do have a 5-year, actually I have it with me now, Mr. Senator, the 5-year inspection data on establishments inspected which have compliance and non-compliance with CODI formulation po. So for actually, ma'am, kahit po sabihin nyo, isasubmit nyo, nag-aaral ho kami dito sa Senado, I also have it. The last 5 years.